Magandang araw po sa inyong lahat, mga Kasera Gemmers. At I hope ay nasa mabuti po kayong kalagayan kahit na po medyo maulan ano, yung ating maghapon. So, itong araw po na to ay po, sasagutin ko po yung mga katanungan. May mga nag-message po kasi sa atin. Simula po na mag-vlog po tayo about sa health. So may mga nagtatanong po dito from Tacloban pa po, no? Tacloban City at saka dito rin sa Pampanga po. Okay, so unahin po na natin yun doon sa Tacloban. Ito po, sabi niya, hello po, ako po ay may katanungan tungkol sa Seragem. Magandang hapon po pala, ako po ay nagsasuffer sa aking kidney kapag stage 4 na. Mga ilang beses po dapat sumasalang para maiwasan niya mag-dialysis. So ibig sabihin po, hindi pa siya nagda-dialysis. Okay? So, pwede naman mag-Seragem. At yung isa naman po din nating follower, ayan, nagtatanong din siya, sir, makakatulong po ba ang Seragem kung iisa na lang ang kidney ng tao? So, yung tanong po niya, ibig sabihin, dalawa po kasi yung ating kidney, mga ka-Seragemers, left and right. So, yung siguro, yung tanong niya ay, isa na lang yung kidney, pwede pa bang mag-Seragem o makakatulong pa ba? Okay, yung isa naman po, pag stage 4 na ba, pwede pa bang mag-Seragem? Makakatulong ba yun para maiwasan mag-dialysis? Siyempre, mga ka-Seragemers, dito po kasi sa ating center, yun po kasing para maiwasan po, ano? Para maiwasan. Hindi kasi natin masasabi yan kasi kayo po ang may hawak ng lifestyle nyo. Malaking bagay po kung tutulungan nyo rin po na baguhin po yung lifestyle nyo. Kasi dapat po aalamin nyo, ano ba ang nakasira ng aking bato? Ba't ako nagkaroon ng ganong klase ng problema sa kidney? Okay? Bakit nagka-problema ako ng ganon na nauwi po sa stage 4? Na siyempre, pag nasira po na yung kidney, ang trabaho kasi po ng ating bato, mag-filter. Mantakin niyo po, 24 hours a day, nagpipilter po yan ng ating maruming tubig sa ating dugo. Kaya, habang tayo po ay nagkakaedad, habang tayo po ay nabubuhay, importante pong mapanatili natin na yung dalawang bato po natin laging nasa maayos na kondisyon araw-araw habang tayo po ay nabubuhay. Kasi nga, ang trabaho niya mag-filter. So, ang pinipilter po niya, mga ka-Seragemers, yung ating dugo. Okay, so inaalis niya po yung marumi na tubig doon sa ating dugo at yun naman po yung nagiging ihi natin o yung tinatapon natin pag tayo po ay umiihi o urinalysis. At yung marumi naman po, binabalik niya po sa ating katawan para magamit po ng katawan yung maruming, yung malinis na tubig natin. Siyempre yung dugo po kinakailangan niya ng tubig para maging maganda po yung kanyang pagdaloy. Kaya lang, papakita ko po sa inyo kasi dito po sa ating centers ay napakarami po na mga kliyente natin ang sira na yung mga bato. So napakarami po dito na nagpunta sa akin na yung iba po nagda-dialysis na. So iba-iba po sila ng istorya. Okay, iba-iba rin sila ng lifestyle. Yung isa naman hindi katulad po nito na ipapakita ko po sa inyo. Napakabata po niya, okay? Ang edad po niya siguro nasa early 20s lang po siya. Kaya lang ito pong si Kuya Argel ay basketball player po siya. Okay? Kaya lang siyempre yung lifestyle niya, lundag ng lundag, stress na stress yung katawan, tapos mahilig siyang bagamat hindi po siya umiinom na alak dahil nga player siya at saka bata pa at hindi naman siya naninigarilyo. Kaya lang yung pagod na pagod po yung kanyang katawan sa paglalaro ng basketball at yun, iinom po siya ng soft drinks o yung siguro yung mga pagkain ng mga unhealthy foods at kinulang siya sa tubig, parang nasobrahan siya sa pag-inom ng mga soft drinks. So kinalaunan po nasira yung kanyang bato at sa mura niyang edad, si Kuya Argel po ay nagda-dialysis ng 3 times a week. Okay, minsan nga po, lampas pa ron, lalo na pag nagkakaroon ng emergency dialysis. So, panoorin po natin yung kanyang istorya, paano niya nakilala ang Seragem, at anong malaking bagay na natulong sa kanya ng kanyang pagsiseragem araw-araw, kahit na sila po ay nagda-dialysis na. So, kahit nagda-dialysis, pwede po yan. So, panoorin po natin si Kuya Argel. Ngayon, ang sabi nila, subukan mo namin, marami daw ang gumagawa. Tingnan niyo, mga nursing aide doon, ha?
Kaya lang, dahil hindi nga ako naniniwala, pumunta pa naman nung ako dito noon, maraming tao, maraming maabang yung pila. Hindi ka makatrace doon ang nakta ko dahil nakikita ko medyo mahina yung pangangatawan niya dahil maabang ako yung pila. Pero nung ma-accompany mo ng December, lumabas kami ng December 24, at na-admit na naman ng January 30. Sus Mario, so December 24, tapos January 30, isang buwan lang. Lumabas mo kami, isang araw lang yung nakita ko medyo masigla. Pagdalawang araw, yun nakita ko. Tinakbo na naman namin sa ospital. Pero makakano mo yun, naisip namin mag-asawa dahil nagpapagdalang ako rito. Sige, dalhin natin ako, wala namang mawawala. Dinalaw namin. Pero ako talagang hindi naniniwala. Dahil nagsalang po siya, nandito na rin lang ako, nagsalang na rin. Naayos na ay nagay ko yung unang para makasandal ng maigi, nakatulog po siya hanggang sa bahay. Palakpakan natin. Pagdating po namin sa bahay, yung hindi namin ginising, natutulog pa rin dun sa tricycle. Inintay namin po dahil hindi po siya makatulog eh. Pinaiinom namin ng gamot na pampatulog, hindi natutulog. Pero nung nagsirajet, nakatulog. Pagkatapos po, hindi nakakakain. Pag kumain po, pinilit ng nanay, isang kutsara o dalawang kutsara lang ang isusuka naman kahit tubig lang napakarami. Kung minsan laway na lang. Kaya ang iniisip ko noon talagang... Nung nagsera dyan batay, sumarap na rin, gumana na rin, gumana. Kaya ako talagang wala na. Yung parehas kaming palihim na umiyak. Magkasama. Pero nung ma-treatment na siya rito, kaya ako, ang naramdaman ko, nung pakapat na ano naman, biglang sumakit yung pa ako. Instead na ako ang nag-aatid dito, yung pamanggin ko, kinausap ko siya nag-aatid kay Angel. Pero dalawang araw na ako yun. Dati-dati, pag sumasakit ang pa ako, umaabot ng dalawang linggo o kulang-kulang isang buwan. Hindi ako nakakalabas. Pero nung dalawang araw lang. Itunuloy ko po yung pagsisera-gen din. Hanggang dun sa naramdaman ko rin na yung pako na wala yung noon para paralyzed din ako, bumakit ako sa kanan. Iuna ko yung kaliwa pagkatapos kanan. Pero ngayon, babakit. Palakpakan natin. Gaano kayo masaya tayo? Bakit napag-usapan ng pamilya? So napag-usapan na ng pamilya niya po. Yung kasi si Kuya Argel ang talagang pagsalang niya, nagustuhan niya ba talaga tayo yung pag-treatment? Noong maramdaman niya siguro na talagang malaki yung ini-improve niya, kinausap niya yung mga kapatid niya na ibibili siya. Sinagot ng mga kapatid niya, sige, Tanya, pagkatapos ng malaboratory mo at naging okay ang resulta, ibibili ka namin. Kaya ngayon na ako na laboratory ng Lunes. Lahat po, may 2,000 yung binayaran namin. Lahat ng banya sa kawal. Okay po lahat. Maliban sa reaction. Pero yung reaction, dati na po yan. Pinakamababa kung 1,000 lang mahigit. Kung minsan 1,400. Kung umabot po kung minsan 2,000. Pero ngayon, dahil sa seseretyan niya, 447 na lang ang Maganda po kayo pasaya na dati nawawalan na kayo ng pag-asa. Masaya-masaya po kami. At siyempre pati din yung mga anak siguro, yung mga kapatid niya. Masaya po sila. Dahil lingguan po yan, tumatawag at nagpapadala ng pera para gagamitin lang niya. Pandialis. Ano yung gastos namin? December, January, hindi lang po 3 times a week ang pagsalang sa dialysis. Nagpo 4 times po, nag-emergency pa kami 4 times. Emergency alam niyo mo, dialysis. Nag-emergency ka, 2,005 pagkat babayaran sa ospital. Wala po yung gamot doon, wala yung buwan. Pagkatapos, lingguan, yung gamot na iniinom niya. O makukumpay pa.
Kaya kung titignan mo, budget po ni Ardiel sa isang buwan, pinakamababa, 30 mil. Pag minalas-malas po, kahit 50, kinukulang pa tulad ng December at January, siguro may 200 bumasok sa rin. Kaya nag-decide doon mga kapatid na bibilin na dahil nasabi nga ni Sir na mas kuhan din ito at sabi ko palaging dito sinasalang. Kaya yun na decide. Bakit mas nagustuhan niya po yung B3 ni Kuya Arjen? Bakit? Sarap po mabigay. Masarap din naman sa kong. Nandito po tayo ngayon sa bahay ni Kuya Arjen, Webe Santo po. Ngayon, mag-aalas 7 po ng gabi. Ngayon, kamusta po ang ano, gaano po tayo kasaya ngayon, nandito na po, nagagamit na natin ang Wanto Sawa. Masaya lang akong masaya po. Gagamitin po regular. Maraming marami pong salamat. Good evening po. O, tingnan nyo mga kasera gemmers, di ba? Talagang ultimo yung father niya na nung una hindi siya naniniwala. Kasi nga, syempre, wala pang advertisement sa television yung Sarah Gem noon. Kasi nga, Sarah Gem, maririnig mo lang siya sa pamamagitan ng word of mouth. Nire-recommenda lang ng mga gumagamit. Wala tayo, hindi mo makikita sa television. Pero nung nakapunta po sila, sinubukan po nila yung Sarah Gem, ang laking tulong po, kahit na dinadialisis si Kuya Arjel. Isipin niyo po, yung kanyang dating creatinine niya umaabot ng almost 2,000. Pero sa ilang buwan niya pong pagtsatsaga, araw-araw po, ang ginagawa po ni Kuya Arjel, pag ang dialysis niya po, ay sa, ang schedule niya ay sa umaga, after po niya mag-dialysis, pumupunta po siya ng center para makasubok ng Seragem. Pag ang dialysis naman po niya, ang schedule naman po ay hapon, sa umaga naman po siya gumagamit ng Seragem. So ibig sabihin, natutulungan po siya ng treatment ng Seragem na makondisyon yung kanyang katawan, lalong-lalo na doon sa epekto ng pagdadialysis niya. Kasi syempre, pag nagdadialysis ka, medyo nangihina ka rin pagkatapos. Or bago ka magdialysis, syempre, yung trabaho ng dialysis machine, yun po yung trabaho ng ating kidney. Dahil sira na yung kanyang kidney, dialysis machine na po ang nagtatrabaho nun. At yung kanilang creatinine na umaabot ng almost 2,000, sa pagtsatsaga po nila araw-araw, sa ilang buwan po, ay naging 477 na lang. Kaya ngayon po, sa bahay na siya gumagamit ng sarili nilang unit, meron na po silang sariling unit sa bahay, na ginagamit po nila araw-araw. So kahit na nagpapadialysis po siya, kasi siyempre pangarap niya rin po, na pagdating ng araw, kung tatlong beses siyang dinadialysis, siyempre pag nakita po ng doktor na gumaganda na po yung creatinine level niya at nagiging nakaka-recover na po yung kanyang kidney, kusang ang doktor na po ang magbabawas ng pagdadialysis niya kasi nakikita na nag-i-improve po siya. Okay, so palakpakan po natin si Kuya Arjel sa kanyang pagtsatsaga at sa suporta ng kanyang mga kapatid at magulang na makilala nila ang Seragem na nakakatulong ng malaki sa kanyang pagdadialysis. Okay, mga ka-Seragemers, ito naman pong isa nating kliyente din ay si Tatay Enteng naman po, si Tatay Vicente. So, si Tatay Vicente po, nasira naman yung kanyang bato nung kanyang kabataan hanggang sa ngayon. Kasi si Tatay Vicente po, madalas po yan, ano, nagtatrabaho sa bukid at masyadong masipag. Kaya lang, syempre, yung kasipagan niya, mahilig din siyang kumain. Masipag din siyang kumain. So, masipag pong magtrabaho, masipag din siyang kumain. Mantakin niyo po, yung tuyo, 20 piraso pinapapak niya. Tapos ang sawsaw niya, di ba yung tuyo po, maalat na po yun. Sinasawsaw niya pa po yun sa may bagoong na may suka. O tingnan niyo, parehas maalat. Kaya lang, kinalaunan, hindi niya sukatakalain na sa ginagawa pala niya ng ganon, unhealthy lifestyle, eh masisira yung bato. Kaya ngayong nagkaedad po sila, dinadialysis po siya 3 times a week dahil sa sobrang taas ng creatinine niya. Pero nung nakakagamit na po siya ng Seragem, napapansin niya, dati po, nahirapan siya magmaneho ng tricycle nung hindi pa siya nakakapag-Seragem kahit na nagda-dialysis siya. Pero nung nakapag-dialysis na po at nakapag-Seragem na si Tito Enteng, ay laking gulat niya kasi talagang iba po yung sigla niya. Okay? So, dati po, thrice a week na nagda-dialysis, ngayon po ay twice a week na lang. Kasi nga, syempre, nakakatulong ng malaki po yung paggamit niya ng Seragem. Ngayon po, nakakagamit siya 2 beses, 3 beses.
sa kanilang loob ng bahay. So ginawa niya na pong maintenance din sa health yung paggamit niya ng sarili niyang Sera Gem sa bahay. So isa rin po si Tatay Vicente sa nung makilala niya ang Sera Gem ay nagda-dialysis na po sila. Okay? So late na nung makilala niya pero nakakatulong ng malaki sa kanya, sa kanyang bato na natutulungan sa gamit ng Sera Gem araw-araw, yung kanya Sera Gem Master B3. Talagang masaya na ako ngayon dahil nandito na yung pangarap ko. Yes, wala pa ka nun. Yes! Pangarap yan eh. Kanya yung mga kababayan ko, dapat maghigap din kayo. Mangarap kayong kagaya kung makabili ng Sera Gem. Yeah. Dahil ang pangarap ko na lang yung pag-abang buhay. Hindi ko na kailangan yung maraming pera. Yung wala sana ako sakit. Ayun. Kasi gusto ni Tata hindi na mag-dialysis, ano, Tay? Oo, oh, eh, siguro. Gawin ko na lang siya. Pagkapun na yung isang buwan, apo. Sumugan kong ito. Ipakonsulta ka sa doktor niyo. Apo, magpakas... Ipakonsulta ko, magpakonsulta ako. Bago ko huminto, pa-check-up ko muna ang overall. Oho. Ayan. Tay, sino-sino pong makakagamit ng inyo pong Sera Gem po, Tay? Ilan po kayo? Ay, kami lang ang pamilya, magkakapatid, mga pamangkin. Apo, hindi ko nang pag-alap buhay ito. Kami lang mga pamilya. Pamilya. Yes, para natin yung tumaling si Tatay. Nakayon na si Tatay. Tsaka dito yung kanilang ano, bunso anak, si Sak. Hi, Sak! At tsaka yung kanilang misis. Say hi, Sak! Ayun na! Tapos na! Tapos na! Di pa, pwede pa yun. Dito ko pa yun. Bye, Sak! Okay, ito naman mga ka-Sera Gemmers ay isa rin sa naging kliyente natin noon sa Florida, si Nanay Angie po, at saka si Tatay po, yung kanilang mister, ano? So, si Nanay Angie po, ang naging problem po niya sa health, yung kanyang carpal tunnel, at saka sa pagkakaalam ko, meron siyang fatty liver noon. So, siya muna yung unang nagtitreatment, tapos yung kanya pong mister, si Tito po, ay nag-observe lang, hinahatid lang siya. Pero si Tito po kasi, dinadialysis siya. So, nung una po, natatakot siyang gumamit ng Sera Gem, alangan siyang gumamit ng Sera Gem kasi nga, baka iniisip niya, baka hindi kaya makaka-apekto to sa aking kidney. So, nung mga ilang linggo o isang buwan na pag-oobserba niya sa kanyang misis kay Tita Angie, nakita niya ang laki ng improvement. So, hanggang sa mahikayat po siya ng kanyang misis na subukan din ng Sera Gem. So, sa ngayon po, ganun din, continuous pa rin yung dialysis ni Tito, pero ang laking bagay po na nakakagamit sila ng Sera Gem kasi kahit na nagda-dialysis po at nangihina ang katawan, nasusuportahan po ng treatment ng Sera Gem na ma-energize po yung kanyang katawan at hindi niya ganong maramdaman yung epekto po ng pagda-dialysis. Kaya ngayon po, sa kanilang sariling tahanan, ginawa na rin po nilang health maintenance. Part na po ng health maintenance nila yung pagkakaroon ng Sera Gem Master B3 para kahit papano ay nangangarap din si Tito na someday ay makarecover siya at ayun nga, at unti-unti po mabawasan yung kanyang pagdadialysis. Siyempre, pag nakikita po ng doktor na sa kinalaunan gumaganda po yung inyong kalusugan, ay sila na rin po siguro ang kusa na hihinay-hinay o magbabawas ng inyong mga medication o yung katulad nun, yung pagdadialysis niya. So, gamitin lang po yung Sera Gem araw-araw. Kahit na nagdadialysis po tayo, isa man ang ating bato o may damage man yan, malaking tulong po para sa ating kidney yung treatment ng Sera Gem. Ayan, at magagamit na po nila one to shower yung kanilang Sera Gem, lalo-lalo na kay Kuya Manman. Kasi si Kuya Manman po ay hindi rin po biro ang kanyang naging karamdaman dahil si Kuya Manman po ay dinadialysis na rin po. Pero, ayan, saktong-sakto po. Ayan, mga ka-Sera Gemmers, ito rin po, isa rin po sa ating kliyente nun o pasyente nun na umaakyat sa ating center, si Kuya Manman. O si Kuya Manman, kung makikita niyo po, di ba, hindi naman siya mataba, no? Maganda yung kanyang katawan. Kaya lang, sa kasawiang palad din ay nasira rin yung kanyang bato. Kaya si Kuya Manman po ay nagda-dialysis din. So bago nila makilala po yung Sera Gem,
nagda-dialysis po sila. At yun nga, nung nakasubok sila, balik sila ng balik araw-araw, sa pagsubok araw-araw, makalipas po ang mga ilang linggo o ilang buwan, ay napatunayan nila na malaking bagay o malaking tulong sa improvement ng kanilang kidney o ng overall health nila, hindi lang po yung kidney, yung paggamit nila ng Seragem araw-araw na naikumpara nila na nung sila ay nagda-dialysis noon, hirap na hirap sila, nanghihina ang katawan nung hindi pa nila nakikilala ang Seragem, pero ngayon po na nakilala nila ang Seragem, kahit na nanghihina yung katawan nila after nila mag-dialysis or hindi pa bago pa lang mag-session ng dialysis, ay nakakatulong ng malaki yung treatment niya araw-araw sa center. Kaya kinalaunan po ay nagsikap ang pamilya, ayan, sila nanay at tatay, na maiuwi o magkaroon sila ng sariling unit sa bahay, nang sa ganun po ay hindi na sila mahihirapan sa umakyat sa center, maghintay ng matagal, at magamit kagad nila ng maayos yung kanilang Seragem, lalong-lalo na po yung kanilang anak na si Kuya Manman. Okay? So, nakakatulong ng malaki po, dahil si Kuya Manman nga po, biktima rin po ng sakit na sakit sa bato o sira na rin yung kanyang bato kaya nagda-dialysis. So mga ka-Seragemers, ayan, I hope yung mga nagtatanong po, ayan yung mga tanong nila. So isa man yung ating bato, nagda-dialysis man po tayo, mas maganda po mag-Seragem po tayo kasi malaking tulong po yan para ma-energize yung ating katawan. Kasi sa Seragem po, hindi naman po binubuksan yung ating katawan. Hindi naman po tayo ino-operan dito eh. Titingnan nyo lang po yung healing principles ng Seragem. So, maganda ba sa ating cells, maganda ba sa ating katawan, yung masahe, yung init naman po ng Seragem, hindi naman po talaga mainit na mainit yan, tinitimpla po yan nang naaayon po sa gusto o kailangan ng ating katawan. So, kayo po yung magtitimpla ng temperature niyan ng gusto nyo, okay, ng kaya nyo lang, ng akma lang po sa inyo. Kaya, kayo po ang masusunod sa paggamit ng Seragem. Okay? At makikita nyo po, kinalaunan yan. Sana, marami pa po dyan. Yung iba nga po, ay wala akong video ng mga ibang nagda-dialysis pa na pumupunta rin araw-araw. So, bukod po doon sa may sarili na sa bahay, mayroon din pong pumupunta dito araw-araw dahil wala pa siyang sarili niyang unit. Nagtsatsaga po siya sa pagpila araw-araw sa pag-akit sa ating pre-trial center. So sa mga kababayan po natin na may mga katanungan, ayan, huwag po kayo mahihiya na mag-ask ng question at para po maitatopic natin at maipakita ko rin po sa inyo yung mga kliyente natin na halos nagkaroon ng kaparehas na sakit ninyo kung paano silang natulungan ng Seragem. So maraming salamat po ka Seragemers at I hope iniingatan nyo yung mga bato nyo, iminom po tayo ng sapat na tubig. Okay, importante po na iinom natin yung tamang level ng tubig sa ating katawan araw-araw. Okay, para maging healthy po yung bato. Okay? So maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. I-like nyo lang po, paki-like lang po, paki-share at saka subscribe lang po doon sa ating YouTube channel. Ganun din po doon sa Facebook account natin sa Seragem Florida Blanca para mas updated po kayo sa mga videos and information. At makakapagtanong din kayo kung may mga gusto kayong malaman o tanungin about sa health, kung paano makakatulong po yung ating Seragem Company, lalong-lalo na po dito sa Seragem Florida Blanca Center. So God bless po. Thank you very much. Thanks for watching.